Isang Pilipino naging palaboy sa Canada. Alamin natin ang kwento ni Gregorio Dani. Si Gregorio Danilo ay isang karaniwang Pilipino na puno ng pangarap at determinasyon. Tulad ng maraming nagpasya na lumipad patungo Ontario, Canada, ang pag-asang makahanap ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang pangarap, ang buhay ay nagdala ng sunod-sunod na pagsubok na humantong sa kanyang pagiging homeless at pagkakakulong. Sa unang buwan ni Danilo sa Ontario, puno siya ng pag-asa at sigla. Nakahanap siya ng kanyang unang trabaho. Bagamat mahirap ang trabaho at madalas na napaka-physical, masaya si Danilo dahil alam niyang makakatulong ito upang maitaguyod niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Regular siyang nagpapadala ng pera sa kanyang asawa at mga anak at unti-unti tila natutupad na ang kanyang mga pangarap. Ngunit isang araw habang nagpapahinga si Danilo mula sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng isang tawag na magbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan mula sa Pilipinas ang nagbalita na ang kanyang asawa ay may iba na ang karelasyon. Ang kanyang pamilya na matagal na niyang pinagtatrabahuan at pinagsisikapan para mabigyan ng magandang kinabukasan ay biglang naglaho. Ang sakit at pagkabigla ay hindi niya nakayanan. Nawala ang kanyang gana sa trabaho at ang mga araw ay tila nagiging madilim at walang katiyakan. Dahil sa labis na kalungkutan at depresyon, nagsimulang magpakalayo-layo si Danny mula sa kanyang trabaho. Hindi na siya nakakapag-concentrate at unti-unting nawalan siya ng trabaho. Ang mga naipon niyang pera ay naubos sa loob lamang ng ilang buwan. Nahirapan na siyang makahanap ng bagong trabaho dahil sa kanyang kalagayan. Napilitan siyang iwan ang kanyang inaupahang apartment at naging homeless siya sa lansangan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy pa rin siyang umaasa na makakabangon muli. Ang bawat gabi sa malamig na lansangan, ang bawat pag-iyak sa tahimik na sulok ay mga alaala ng kanyang paglaban at pag-asa. Isang gabi sa paghahanap ng matutuluyan, napasama si Danilo sa isang grupo ng mga palaboy na nangyeengganyo ng mga ilegal na aktibidad. Naghahanap lamang siya ng makakain, ngunit nahuli siya ng pulisya kasama ang grupong ito at nakulong. Ang bawat oras sa malamig na selda ay puno ng pag-aalala at takot. Nagsimula siyang magtanong kung makakabalik pa ba siya sa normal na pamumuhay. Ang bawat kalabog ng mga selda ay nagiging paalala ng kanyang mga pagkakamali at ang mga pagkakataong naglaho. Kamakailan lamang, nagsimulang mapansin ang kalagayan ni Danny ng ilang grupo na tumutulong sa mga homeless at mga vloggers sa Ontario. Gusto nila siyang tulungan upang makauwi na ng Pilipinas. Maraming nag-alok ng pinansyal at iba pang suporta upang mabigyan siya ng bagong simula. Subalit, mas pinili ni Danilo na manitili sa Canada. Ang dahilan niya ay wala na siyang uuwian sa Pilipinas at ang kanyang asawa na nagtaksil sa kanya at lumustay sa kanyang mga pinaghirapan ay iniwan na siya ng tuluyan. Ano ang masasabi mo sa masaklap na nangyari sa buhay ni Danny? Kung ikaw si Danilo, ano ang gagawin mo? Uuwi ka ba ng Pilipinas o mananatili ka lamang sa Canada? Isulat ang iyong komento.